sa inyong lahat. Ngayon ay araw ng Abril. Linggo ngayon, no? Adisinuebe. Magandang hapon. Jalia Vlog. Hello po, host. Yes. Ano na kayo? Bagsiyakapan na kayo. May magandang update lang ako. Asan ba yung mga PPE dyan? Tinga ako ng sample ng PPE. Alright. Samantha. Okay. Aalis lang ko ng mga visitors natin. Eto. Ha? Yung mga sample ng PPE. Ako, sandabakbak na PPE ito. Yan. Yan. Ha? Ipamimigay natin. Ipamimigay! Patingin niyo ang listahan. Listahan ng mga bibigyan natin ng PPE. At listahan ng mga bibigyan natin ng katas. Ayan. Ito po ang mga listahan ng tatanggap ng PPE. Quirino Memorial Medical. Okay. Amang Rodriguez Memorial Medical Center. Marquina. BERM Memorial Medical Center. BRP Medical Center. East Avenue Medical Center. Olongapo Lourdes Hospital. Pick up by Bianca Laksamana. And then another PPE ang ibibigay natin sa ating mga kapulisan. Okay, si Jun Baguno, yung PPE mo, naka-ready na. Sinong kapulisan ba? Saang sangay ng kapulisan natin ibibigay ito? Sa Camp Kramen? So, yun po, yung mga tatanggap ng ating mga PPE. Quirino Memorial Medical, Amang Rodriguez Memorial Medical Center, BERM Memorial Medical Center, BRP Medical Center, East Avenue Medical Center, Olongapo, Lourdes Hospital. Pick up dito is si Miss Bianca Laksamana. Kumusta na ho kayo? Pagpakapin muna nga kayo dyan. Eto. May nagtitext na rito. Ismael Ramos, gatas! Asa na si Aling magagatas? Baka naman. Sino yung nag-comment kahapon? Aling magagatas? Magpagatas ka naman. Si Geneva ba yun? Alam niyo po, nakakatuwa. At kahit medyo pagod, may dumating po rito mga taga-Bulacan, taga-Giginto. At asan yung pangalan ng kapitan? Konti lang, kahit konti, naibigyan natin sila ng kanilang masasaing. Ganun na rin yung mga taga-presinto dos ng Marquina, yung mga pulis dyan. At medyo nakakatuwa kong tignan. At uulitin ko po, para sa mga malalaking media network, huwag na po kayong mag-aksaya ng oras, hanapin ako at interviewin ako. Hindi po ako magpapa-unlock ng interview. Ayoko po ng interview. Ayoko pong magpa-interview. Una, higit sa lahat, tama na po sa akin tong aking vlog. Pangalawa, hindi ko kailangan ng kasikatan ng interview. Pangatlo, ang layunin ko po ay makatulong lamang sa tao. Kaya hindi ko kailangan ng media para mag-interviewin ako kung ano yung mga plano ko. Alam nyo, ayoko po. Pasensya na po kayo. Wala naman po akong ano. Pero ang layunin ko lamang ay makatulong sa sambayan ng Pilipino. Kung maaari po, huwag nyo na po akong pag-aksaya ng oras. Dahil hindi po ako magpapa-unlock ng kahit anong interview. Wala po akong ano sa inyo. Kayo po ay, alam ko po yan ay trabaho ninyo. Pero po, igalang nyo po yung pribadong buhay ko. Hindi po ako politiko. Kaya ayoko po. Ayoko po sana. Igalang nyo na lamang po yung aking pribadong karapatan. Unang-una, higit po sa lahat, wala naman ho akong layunin na magpasikat o sumikat. Ang gusto ko lamang ho ay makatulong. At kaya ko ho ginawa yung challenge ko dahil hindi ko ho kaya na nag-iisa ko na tulungan ang lahat ng nangangailangan sa Pilipinas.
Oho. Kaya naman po, yung sa akin lang po, pasensya na po kayo dahil hindi ko po kayo mapapaunlakan ng kahit anumang interview. Uh-huh. Igalang nyo na po yon yung aking pribadong buhay. Hindi naman ho ko lingkod bayan para obligasyon ko sana na magpamitya sa inyo, pero hindi po ako lingkod bayan kaya hindi ko po yun obligasyon. Pasensya na po kayo. Yun lamang po. Mas marami pa po kayong dapat na mga ibalita na mas magagandang bagay. Kumbaga, mas lalo lamang ho akong hindi makakagalaw sa aking pagtulong kapag kami mga ganyan ho. Hayaan nyo na ho akong gawin yung aking gagawin. At gawin nyo na rin naman ho yung inyong gagawin. Yun lamang ho yung pakiusap ko sa lahat ng media na nagpapaabot ng kanilang kung pwede na ho akong ma-interview. Pasensya na po. Hindi ko po hangarin yung makita sa national telecast, sa national media, sa mainstream media. Hindi ko po, wala po sa hinagap ng aking buhay. At hindi ko po yun kailangan. Unang-una po is, hindi naman ho ako politiko o hindi ho ako public servant. Public servant siguro sa ngayon, pribadong individual. Ayun po, pasensya na po kayo sa lahat po ng mga TV network na o media network na nagpapaabot na pag-araw pwede akong ma-interview. Pasensya na po at talaga pong wala po sa aking layunin o wala, hindi po naisingit o kahit sa panaginip na ako po'y magpa-interview. Pasensya na po kayo. Gusto ko po ng pribado at tahimik na buhay. Gagawin ko po yung aking pagtulong sa abot ng aking makakaya at patuloy ko pong gagawin, pero hindi ko po kailangan ng mainstream media. Dahil ayoko naman po talaga nang maging ganyan. Maging komplikado yung takbo ng aking pamumuhay. May concern na subscriber natin. Mm. Tinatanong ako kung naminigay ko daw para magabay ng pera. Hindi. Ito kung FLM, PHTV, naloko yung mga tao. Ito pong FLM, PHTV. Ayan po. FLM, PHTV. Paki-block niyo po 'yan, paki-report din po at sapagkat hindi po ako naninigay ng mga ganyang pera. Wala po akong ganyan. Kung sino man po sila, hindi ko po kailangan 'yan para bumango yung aking pangalan sapagkat alam po ng Diyos at alam ng taong bayang aking natutulungan kung ano talaga ang aking layunin. So wala po yung FLM PHTV po na 'yan ay kung maaari po, ipaki-report nyo po sapagkat hindi po ako involved sa kahit anong pamimigay ng mga pera. Kung sila po ay mga supporter ko, pagsensyahan nyo na po kung maaari, huwag nyo na lang gamitin yung aking pangalan. Binabati ko po si Miss Ida Isabel Oropesa. Maraming magandang araw po. At syempre, yung aking mga kaibigan sa industriya ng pelikulang Pilipino, sila po yung Lepe Ignacio, Ian Ignacio, Res Cortez, Rob C, si Danny Ramos, at marami pang iba na baka hindi ko na mabanggit, si Rafael Rosel, si Rafael Kimpo Rosel. Mga kaibigan ko yan, mga kasama ko sa aking FMBC Signature Production Pictures. At syempre, binabati ko na rin si Lawrence, si Alvin Lawrence Anson, okay? Tsaka yung best friend ko si Neil, at tsaka yung kanyang fiance na si Darna, si Ma'am Angel Locsin. Yan, napakasipag ng babae niya. Isa sa mga hinahangaan ko yan eh. Sa mga idolo ko yan. Hmm. Ayun po, at maaari po, pakishare natin tong ating live para makita ng ating mga kababayan, ha? Na yung inyong mga gatas po ay naka-ready na. Jen, ready na yung mga gatas natin. May sample ba tayo dyan? Pahingin ako ng sample. Patakbo nga rito para malaman ng taong bayan yung ating pamimigay na gatas. Ay hindi ho ito biro-biro. Ah. At syempre, yung aking kaibigan na si Wilson Dior Tulon, ha, binabati ko yan. Saka si Geneva Rivera. Oh, andito pa, sumingit pa, pasok. Oh, ayan. Tanggalin mo yung mask mo. Oh, ayan. Ako, buong Pilipinas, te-text ka na, yari ka. Yari ka kay Mayor.
Ayan. At lahat syempre ng mga batang Metro, binabati ko rin. At saka yung mga Metro girls, yung mga dealers, yung mga empleyado ng Metro, yung mga service, binabati ko kayo lahat ng isang magandang hapon ng Linggo. Listahan ng service. Eto na, may dumating hong listahan dito ng mga service daw. Ano ba kailangan ng mga to? Wala silang kailangan, boss. Akin daw, sa kanya daw bigay lahat. Ah, wala silang kailangan. Sa'yo na lang daw. Akin na lang daw. Yung para sa kanila, sa'yo na lang. Ah, sige, mamaya, pag-usapan natin yan. At syempre, binabati ko si General Benjamin Aorda. May salute. At Major Jovel Duling of Region 2. Si Colonel Contapay. Colonel Pagalilawan. Rafael Pagalilawan ng Isabela. At si Narsing Paragas. Si Coronel Narsing Paragas. Wow! Ay yung mga magagaling pong pulisya na nakita ko. Yan ho yung mga pulis na Lone Ranger. Saan kayo nakakita? Full-fledged Lone Ranger. Alam nyo ba ibig sabihin ng Lone Ranger? Sila ho yung mga pulis na Lone Ranger. Pero yun nyo, full-fledged Lone Ranger. Alam nyo yung Lone Ranger? Yan, si Antonio Marallag, si Narsing Paragas, kasama na yung si Rafael Pagalilawan, at saka yung Wilson Adorio. Ayan. Yan ang grupo na yan, yung mga Lone Ranger. Pag sinabi mong Lone Ranger, puro loan. May loan daw ho sa AMSLI, may loan sa PSSLI, may loan sa PSMBPFI, pati sa Bombay, may loan. Pag nakabayad na lang ho ng loan niya, ang tawag sa mga yan is the loan survival. Yan ho, alam nyo, ang mga kaibigan ko, yung mga kinakaibigan ko, mga alagad ng batas, ay puro mga Lone Ranger. Pag sinabi ko kasing Lone Ranger, pag tambak-tambak ang loan, ibig sabihin, no, mga matitinubo yan. Oo. Ko ba naman, Jay, Mr. Tulon, kapag katulad ko, ikaw, maganda trabaho mo, tama? Bakit ka naglo-loan? Bakit ka naglo-loan? Ibig sabihin, ayaw mong gumawa ng kasamaan. Magtitiis ka na lang magbayad ng loan. Ganun, daming loan. Ah, Stony, daming loan. Lahat na sinabi ko, mga Lone Ranger lahat yun. Mga Lone Ranger ho yan. Siyempre, lahat ng tropa dyan sa Cagayan Valley. Yung mga sila Pisyong, yan, sila Destiny Pilkan, yan, sila Arman, yan, yung mga yan. Yung iba, hindi ko na mabanggit, medyo naglalabo-labo na yung utak ko eh. Ayoko na magbanggit na baka mamaya mapasama pa kayo. Kumbaga yung akin ay opinion ko lang bilang isang taong nakakakilala sa kanila. Ayan. Anyway, maganda ho yung report ko ngayon. Oo. Yung binigay ko hong bigas sa Chiaong Quezon, mukhang nagka-problema yung binigyan ko. Abay, natataranta ko, hindi alam ko pa paano ipapamahagi. Eto, advice ko sa'yo, Romy Diaz. Sa sobrang laki ng Quezon, ilugaw mo lahat yan! Isama mo na yung mga manok mo dyan sa Asyento de la Vega! Para lahat makatikim! Ano yung pangalan ng kapitan na galing dito? Ano yung pangalan niya? Binabati ko po sila Elizabeth Oshiro, Maldi Aldi Flores, Brick Santiago Daba, Annabel Contra Licayan, Michelle Flores, Ariscado Jamot Aileen, tapos syempre yung Marcos Clan ng Coronadal City, South Cotabato. Ayan, yung mga Marcos Clan dyan, binabati ko yan. Eh, siyempre, si Sunny Lim, pinabati ko rin, Nelson Ong, Rosemay Agustin, alam niyo po, Yasuki Yurika, Romeo Lopez Biray Figueroa, Echi Espinosa, Rosauro Texon and family.
Binabati ko po yung si Rosauro, Texon, and family. Ah, at syempre, yung kaibigan ko, si G, Congresswoman Geraldine Roman. Kung magpasabi ka lang, I'm gonna extend, I'm will going to strengthen my hand and my heart. Ah, in the benefit of our fellow countrymen, especially those less fortunate people of our society. Gusto kong pasalamatan dito si Kapitan Cesar Mendoza ng Diginto, Bulacan. Alam niyo po kung bakit? Naglakas loob po siyang makarating dito sa ating opisina upang maipaabot na kailangan daw po ng tulong ng kanyang mga kababayan. Dumating po sila rito kanina, 10 ng kanyang mga kasamahan. Tayo naman po'y nagbigay kahit kakaunti lamang ng ating makakayanan. Pero hindi po ako nangangako, Kapitan. Pero tignan ko po kung ano pa ang aking pwedeng itulong sa abot ng aking makakaya. Siya po ay nagsalita rito na gustong-gusto raw niyang tulungan ang lahat ng kanyang mga kababayan sa abot ng kanyang makakaya. Ngunit siya raw po ay nasasaid na. Kaya itong ganitong klaseng mga pinuno ay aking ikinagagalak. Ikinalulugod po kayo ng Panginoon kung ang puso nyo at ang paglilingkod nyo sa taong bayan, sa inyong mga nasasakupan ay nagmumula sa kaibuturan ng inyong mga damdamin at ng inyong puso. Kapitan Cesar Mendoza, mabuhay ka. Maraming salamat sa iyo. Ang Giginto, Bulacan ay nagpapasalamat. Mabuhay po kayo. Ayan po. At nako, maganda yung mga report ko neto. Marami akong sasabihin ngayon. May pansaing ba tayo? Wala. Ubus na yung bigas. Ah, ganun? Ting, nasa ako sa iyo na eh. Oh, nakita nyo mga kaibigan. Ah. Ah, isang palakpak para doon sa mga magigiting nating tumanggap ng challenge ko. Yun naman, ha? Alam nyo, nakatulog ako kanina. Ay, nako, hindi ho kayo makakapag-message sa aking messenger. Kung makikita nyo, ayan ho yung messenger ko. Hindi ko ho mababasa sapagkat kakahang ho eh. Hindi ho gumagalaw yung aking messenger. Binabati ko si Ruby Musol, Hapon Aguas, Roma Biscara, Francine Aguirre, Vivian Tong, Pebelonia, Eagle Gigi, Aglujas, Lawrence Mina Menjola, Grace Manalo, Aline Aguinaldo, ayan, Ricardo Singapan, Gary Gasilay, Pangusman Bongtonggayaw, at syempre yung aking kaibigan na si Ninyo Barzaga. Binabati ko rin yung mga Buraga family dyan at Parayat family sa Kampagan Isabela, especially sa Barangay Iloilo. Alam nyo, hindi ko alam kung saan ako kumukuha ng kalakasan. Uulitin ko lamang po, pakishare naman itong ating live para naman makarating sa iba. At marami hong mga TV vlog na ginagamit yung pangalan ko, especially yung FLM. Katulad doon ang sinabi ko, yung FLM TV, alam mo yan? Ano na yan? Yung nagpapakita ng GCash? Abay, gayang-gaya pa ho yung aking pirma. Ay, hindi ho. Ito na ho yung gatas. Sample. Dali. At papakita natin. Ay, lapit mo rito. Dito. Ito po yung sample ng mga gatas na ating ipamimigay para sa mga 3 years old pataas. Okay po? Ayan. May Alaska. Pag maliit, dalawa-dalawa. Pagka po maliit, dalawa-dalawa yung ating ibibigay. Ayan, ganyan. Para medyo tumagal naman. Alaska. Ayan. Para sa mga yung mga apat na taon na to, no? Okay. Senior. Para sa mga senior citizen din na kailangan maggatas. Meron po tayong Bear Brand 45.
At meron tayong Alaska. Pagka Alaska po, dalawa ibibigay natin. Pagka ano, ito. Ayan. So, ayan po. Kahong-kahon po yan. Napakarami po niya. Katulad doon ang sinabi ko, ang ipamimigay po natin yan ay 1,000 single mom. At 1,000, basta 1,000 sila na mabibigyan natin ng mga gatas. Yung batch ngayon. Ngayon, kung magtatagal pa, ay hindi lang po 1,000. Diba? Maaaring abutin ho ng at least 10,000, 20,000, depende ho. At akin hong dinidibay-dibay yung aking natitirang kaperahan. Ayun no, ang panawagan ko lamang po para po dun sa mga media na naghahanap sa akin. At pasensya na po kayo. Hindi ko po kayo mapapaunlakan ng interview sapagkat wala po kong layunin na mailabas dyan sa social sa extreme sa mainstream media. Ako po ay tama na po sa akin yung aking pagba-vlog at ako po lang naman ay naglilingkod sa aking mga subscriber at doon sa mga sa ating mga mamamayang mahihirap. Yun lamang po. Hanggang sa muli, chinachallenge ko pa rin yung ating mga kababayan, yung mga may kaya dyan, mga mayayaman, yung mga don at donya. Kahit na rin yung may mga kakayahan lamang na tumulong, kailangan po tayo ng ating bayan. Being a blessing is more important than receiving a blessing. Alam niyo po, kung ang nangyayaring ito ay kapamaraanan ng Diyos para tayo ay magising sa ating mga sarili, para makita natin ang ating mga sarili kung sino, kung saan at kung ano tayo ngayon. Baka po ito ay tawag ng Panginoon sa ating lahat para gampanan natin yung pagiging tao natin. Napakadali hong maging tao. Pag isinilang ka, tao ka na. Pag isinilang ka, lumaki ka, tao ka na. Pero ang mahirap po ay kung paano natin gagampanan yung ating mga tungkulin bilang isang tao. Tama po ba? Plak-plak! Patalastas lang yan. Kayo naman. May commercial. Commercial lang yan. Parang nami. Hindi, alam mo lahat ng aking sinasabi ngayon, kina-caption-caption nila yan. Lahat. Tapos i-re-record nila ng voice, ang gagaling talaga mag-edit. Wow. Ang gagaling mag-edit. Pero it's okay. At bukod doon, meron pa tayong ganito. Ayan. Mamimigay din tayo ng ganito. Oh, nakita nyo? Nakita nyo? Oh. Mamimigay tayo ng ganito. Kape. Ay, yung kape, pambira naman, oh. Parang wrong ideas din dati. Mga kabayan. Mga kabayan, nandito na si Jebo. Share nyo ko itong ating, ating ano, ngayon lang medyo malakas ang internet eh. At na-review nyo na ba lahat na nag-comment sa ating YouTube channel? Ayun po, hintay lang kayo. Kaya lang, siguraduhin nyo ho na dito kayo nagko-comment sa aking channel. Baka ho sa iba kayo nagko-comment, eh wala ho tayo, di ho natin makikita yan. Ha? Malalaman nyo ho na nagko-comment kayo sa tamang channel, kapag nakita nyo, ilang subscriber ba tayo? Hindi, yung ito lang, yung YouTube channel na. Huwag natin pag-usapan yung Facebook, million-million na yan eh. Lakay Pati, Ading Francis Marcos, mag-ingat ka sa COVID. Pa-shout out po sa mga kababayan natin, taga Bintar, Ilocos Norte at Danao, Cebu. God bless you. 794,000 subscriber po ako sa ating YouTube. Kaya malalaman niyo po kung tama yung channel na inyong pinupuntahan. Ayan. Ayan. Yung pong mga iba, baka kayo'y naliligaw, hindi ko mababasa yung inyong mga message. Oo.
Kaya make it sure ho na nakasubscribe kayo. Para dun ho sa hindi makapag-message, ibig sabihin, wala po kayong account sa Google. So, gawa ho kayo ng account, subscribe, and click. At syempre, pakipindot na rin yung ating bell para pag nag-live ako, may notification na agad kayo na ako po'y live. Eto, katulad nito, please, wag ho kayo magpadala ng cellphone number. Hindi ko ho kayo papansinin pag may cellphone number. Iniingatan po kasi natin na yung cellphone number nyo ay mabasa ng iba na nagsasamantala at kayo po'y maloko pa. Okay? Ang gagawin nyo lamang po, itatype nyo yung request nyo, itatype nyo yung pangalan nyo at kung anong barangay kayo, yung gatas na hiniling nyo, ipapadala namin doon sa barangay kung saan kilala kayo at hanapin yung pangalan nyo. Yung barangay kapitan o barangay tanod ang magdi-deliver sa bahay ninyo. Yun po yung aming ginagawa. Okay, ganito po yung pagme-message, ha? Pakiulit. Pagme-message kayo sa aking YouTube channel, pagka-message niyo po sa YouTube ko, ilagay niyo yung pangalan niyo, yung request niyo, okay? Yung request. Tapos, yung kompletong address ng bahay at kung anong barangay nakakasakop. Ipapadala ho namin doon sa barangay yung inyong gatas o bigas. May pangalan niyo yun. So, yung barangay, i-deliver ho sa inyo. Kami ho'y makikipag-ugnayan sa barangay na nakakasakop sa inyo. At nga pala, nais kong batiin si Don Ramon Ingracia Laygan at Don Ramon Ingracia ng Lambayong Sultan Kudarat. Yan po yung tumanggap ng challenge ko. Ah, nag-viral daw po yan, yung konsihal dyan, sa alam mo, yung pong challenge ko last week. Kung natatandaan nyo yung tinawagan ko nung gabi, oh, yan ho si Don Ramon Ingracia. Ha? Abi, puta. Napakala niya. Don Ramon Ingracia, namigay ho yan sa bayan ng Lambayong Sultan Kudarat. Daan-daan kaban ng bigas ang kanyang pinamigay. Tinanggap daw niya ang aking challenge. Ito, may text message dito. Andale, Levi Albiniendra, Perla Romidia, Elizabeth, Ricky Bajungapa, bla bla bla. Andale. Pangalan ito. Alright, siyempre yung chess player, may nakahamon po sa akin ng chess dito eh. Si Precious, Philippine team daw ho ito. Chess player. Binabati ko si Precious, ha? Yung taga Bacolod na chess player. After COVID, maglaban tayo, iha. Titiyakin ko sa'yo. Ilalampaso kita. Sumuko ka na para hindi ka mapahiya. Walang iya ka, Romy Diaz. Hindi ako maka-get over sa'yo. Okay. Joey Suarez. Lito Lazo. Tinanggap daw ni Romy Diaz. Ay ni... Nag-viral daw ngayon yon. Si ano? Si Ramon Ingracia. Don Ramon Ingracia. Dali, tinahanap ko lang. At syempre, binabati ko yung aking maunawaing asawa at yung aking maunawaing binat. Miss Elizabeth Lopez de Leon.
Meron po tayo mga gatas dito upon the disposal. Ito po. Kung nakikita nyo, ayan o. Ito po yung isang humingi sa atin ng gatas. Ayan. Kung makikita nyo, ayan o. Ayan. Buksan nga ng gatas, pakita mo nga yung laman yan. Hindi, pakita mo lang. Ayan o, yung mapupunta kay Miss Elizabeth Lopez de Leon. Yan. Pero inyo, isa pa lang yan. Tailbet pa yan. O, ang nag-facilitate ho niya na yung mag-asawang Brix at Jennifer Daba. Actually, birthday ni Jennifer ngayon eh. Bakit ba? Marunong ka pa. Marunong pa sa vlogger. Jennifer nga. Jennifer Daba. Yan ho, si... Eto pa, si Aling Magagatas. Ayun! Hi! Ayun, yung kumakaway. Yan po si Aling Magagatas. Aling Magagatas, magpagatas ka naman. Bakayanimin. Ito ho yung kartong-kartong na yan. Yan ho ay para kay Miss Beth Lopez de Leon. Upon the disposal of Miss Beth Lopez de Leon. Ito pa yung isa. Si Boy Buhat. Yan ho. Si Boy Buhat ng gatas. Ayan. Ano ba yung ninong gatas, pate? Actually po, umaaray na po ako, pero aray pa lang naman. Hindi, but it doesn't mean natitigil po ako sa aking sinasabi. Sa aking pangako sa bayan. Sandali nga. Tawagan ko si Beth. Wala, di naman. Hello. Nakita mo, napapanood mo ba ako ngayon? Naka-live ka? Nandito yung mga gatas mo? Kartong-kartong gatas nung dumating, pinasilitate ni Aling Magagatas. Hindi, binroadcast ko na rito dahil nakita na ng taong bayan ngayon. Actually, nakikinig sila sa'yo para lang malaman nila na yung gatas mo ay dumating na, yung para sa'yo. Okay, ikaw na bahala mag-dispose dyan at yung iba ay sila naman ang bahala. Actually, mahigit 900 yung bibigyan namin ng gatas, kami lang. So, ikaw, andito na to. Ay, hindi ito. Ang dami nito. Marami ito. Hindi ko alam. Ilang bilang ito? Ano ito eh? Ano ito? 6 na kartong malalaki. Sabi ko nga, kung nakita mo, nanonood ka ngayon, makikita mo yung gatas mo. Sige na. Hindi ko na yung mga gatas, ha? Kailangan, tingnan mo mabuti. Kasi ayoko, baka may sabihin sila na, alam mo yung kasuhan tayo na merong baby aklo, ha? Ang kailangan bibigyan natin ng gatas, yung 3 years old lang pataas. Ha? 3 years old pataas. Kasi baka kasuhan tayo dyan. Unang-una, wala naman tayong hinangad na makasira o makapanira ng kahit anuman. Ang sa atin lang, hindi lang natin matiis yung mga single mother na yung kanilang anak na 4 na taon na wala nang magatas, 3 taon nagagatas, o baka mamaya. Basta. Ikaw na, basta ito. Ano to? Ang timbang nito ay 700 grams bawat isa. Yung kulang-kulang isang kilo para at least tumagal naman yung kanilang gatas. Huwag tayo magbibigay ng maliliit. Kailangan pag nagbigay tayo, pag FLM, tabes yung mga tabes of tabes na. Palakpakan yung sinumbet. Napakasipag nito kasi taker na to. Alright. Sige na, bye-bye.
ulitin ko po ha. Lahat po ng ipinamimigay namin ay puro magagandang klase, puro the best. Yung ating pong bigas, minimum po na ibinibigay natin ay Angelica. Yan ho yung minimum. Ang pinamimigay po namin bigas ay dalawang klase lang. Kung hindi Angelica, Dinorado. Ayan, para magka... Para at least alam ng taong bayan, hindi po kami nagbibigay ng mas mababa sa Angelica at mas mababa sa Dinorado. Yung pong 25 kilos, ang minimum pong bili namin dyan ay 1,000 plus. 1,100 noon. Ngayon, tumaas na. Yung pong 50 kilos na galing ng Cagayan, ang halaga po nun ay 2,500 na. Ayan po. Sa akin po yung mga resibo at listahan. Ayan po, aha. Ako po'y umaaray na, pero okay lamang po yun. Ang mahalaga po, ay yun nga po, maraming salamat po dun sa ating mga kababayan na, na yung mga sumagot sa ating challenge. Yung magtatalong dyan sa Pangasinan, yung magkakalamansi dyan sa Mindanao. Tayo po ay nakapagbigay na dyan sa Sambuanga, Sibugay, may isang baryo po tayo dyan na tinulungan. At ang nag-facilitate po dyan na pamimigay ng relief good galing sa FLM ay walang iba yung mga kapulisan dyan sa Sibugay, Sambuanga, Sibugay. Sa pangunguna ni Police Senior Inspector Siron Caronan, sa kanya po tayo nagpadala ng bigas. Ayan, tingnan nyo po. Basta yung nag-message po dito at talaga pong, alibaba, nag-message kayo, ang ganito po kasi yung ginagawa namin para nakakatiyak po kami. Huwag po kayo maglagay ng phone number. Pag naglagay po kayo ng phone number, di po namin papansinin yan. Maglagay lamang po kayo ng inyong kumpletong pangalan at kumpletong address. Ngayon, pagka naisulat nyo po dyan, tatawag po kami kung sino ang pwedeng makausap doon sa inyong barangay. Ang tatype nyo po, request, pangalan, kompletong address, at yung barangay na nakakasakop sa inyo. Ngayon, pag na-review namin yan, tatawag po kami doon. Ipapa-verify po namin. Para sa Sibugay, may nag-request. Isang barangay po kami dito, isang sityo. Composed of 70 families. Kami po ay talagang wala nang makain at hirap na hirap na. Makakamusliman po yon. Well, hindi po namin malaman kung kanino kami makikipag-coordinate. But gumawa kami ng paraan hanggang sa mahanap po namin yung station commander doon na nagngangalang Senior Inspector Siron Caronan. At pinakonfirm ko, nagpadala ho yung pulis sa akin ng video. Nagtama nga ho yung barangay na yon ay talaga hong hirap-hirap. So, nakiusap kami doon sa kay Senior Inspector Caronan na o Captain Caronan na kung maaari padadaanin namin sa iyo yung bigas. Pwede bang kayo na mamigay sa ganyang mga tao at yan ay aming mga YouTube subscriber. Awa po ng Diyos, kahapon nakarating na po dun sa barangay na yon yung aming tulong sa Sambuanga, Sibugay. Yung mga picture po, i-upload ko po yan after ng ating mga lives. So sobrang dami lang po ng ating ina-upload, sa sobrang dami rin ng ating tinutulungan, nagpa-flooding na rin po yung aking YouTube channel. Pero lahat po yan ay i-upload ko sabay-sabay. Para naman yung iba na nagtatanong pa, oh, wala naman, puro lang kayo pa-picture ng bigas, puro lang kayo pa-picture ng truck. Alam niyo po mga kaibigan, doon sa nagtatanong na puro lang daw ako pa-picture sa truck. Nasa 600 tonelada na po ang aming ipinamimigay. Ayan na ho. Itong isang truck na parating ho ay eksakto magpupuno sa 600 tonelada. Masyado na hong masakit, pero hindi ko ho yan iniinda. Nasasaktan ho, totoo. Masakit na ho sa bulsa. Umaaray na ho kami. Pero, katulad ho ng aking nasabi, kung kinakailangan, ibigay ko lahat. Kung ano meron ako, ibibigay ko po. Kaya po, pakiusap ko dun sa mga mainstream media na naghahanap sa akin, ipagpaumanhin nyo ho, hindi ko ho hangarin o hindi ko layunin na makita
sa national media. Tama na ho sa akin dito sa aking YouTube channel at ako po ay nakakapagsilbi sa ating mga mamamayan. Pasensya na ho kayo, huwag ho sanang ikakasama ng inyong loob at hindi ko ho kayo mapapaunlakan ng kahit anumang pag-i-interview. Yan ho ay hinihingi ko. I-respeto nyo na lamang po at igalang ang aking pribadong buhay. Pagkatapos po natin ng COVID na to, ako po'y siguradong babalik sa aking pribadong buhay. At baka itong YouTube na lang, yung magiging kita nito, i-maintain ko, ipamimigay ko na lang ho sa tao. Yun ho yun. I-review niya mabuti itong mga ito. Ito, Joel Sacramento, request po dito naman po sa Barangay 173, number 235, Santa Cruz Compound. Sana po mapansin niyo naman po kami. Naka second wave pa lang po kami. Joel Sacramento. Lagi po kaming huli. Huwag niyo na po ipadaan sa barangay. Salamat po. Hindi po. Ipapadaan mo na natin siya sa barangay. Hindi po pwedeng hindi. Pag tayo po itumulong. Ano yung second wave na tinatawag? Dalawang beses na silang nakabigyan. Dalawang beses na nabigyan. Pero sila hindi nakakarapong sa alam niyo po mga kababayan. Ang tanging pakiusap ko. Doon naman po sa may kapasidad na bumili. Baka naman po pwedeng huwag na po kayong humingi. Kasi po, ang ginagawa po namin ay para kahit papano ay matustusan lang yung higit na nangangailangan. Napakalaki po ng Pilipinas. Dante Medina, naimbag nga malim mo, Apo Lakay, Marcos. Apula kay Marcos. Ayan. God bless you always, FLM, watching from Egypt. Maraming salamat po. Jeanette Mansilla. Ayan. Nonetheless, kami po sana ay matulungan pang bili ng gamot ng papa ko. Paano ko kayo tutulungan? Message lang ito. Wala naman kayong address na nilagay. Kompletong pangalan. Wala rin ho. Solid supporter, FLM, Bisaya, Ilocano, solid supporter. Wow, may supporter na ako. Grabe naman. Walang ganun-ganun. Kayo naman. Ilocanong ba to at Bisayang dako? Ibisdak mo. Ilocanong dako. Ilocanong ba to, Bisayang dako? O, di ibisdak mo. Ayan. Ayan. Sherina Kayao, Idol, watching from Santa Rosa. Christy Hamandre. Robinin Ogama, Mirasol Isip, Robinin Ogama, Vincent Velasco, Melanie Alarcon, Don Kapayapaan. Bigas po para sa mga kapatid kong Aita, Tubo, Pampanga po ako, Wensi Nabong, San Roque, Dao, Lubao, Pampanga. Mga Aita, bigyan natin ng pansin ko. Sheila Channel, Mary Grace Jimenez, Lance Eran, Sheto Ariola. Pakishare po itong ating channel sapagkat ito lang po yung live ko ngayong araw na to at hindi po ako makakapag-live mamaya. Pero abangan niyo po lahat ng update ko kaya dito na po kayo mag-comment at papasahin po namin lahat yan. Pakiusap po hanggat maaari, huwag po kayo maglalagay ng telephone number. Kung ano po yung request nyo. Kasi po ang iniiwasan natin is baka makuha ng iba yung inyong telephone number at kayo po ay magawan pa ng hindi maganda. Ha? So, huwag nyo po ilagay yung inyong telephone number. Ano lamang po, tama na po yung pangalan nito.
address. Okay, Raven the Explorer, Fevori, watching from Scottsdale, Arizona, USA. God bless. God bless po. Rere TD, Jimmy Panda. Jerry Buena, Cheris Bertin, Kisas, Kikas, Gel Too Nice, Gel Too Nice, watching from Vallejo, California. Magandang araw at gabi po sa inyo, dyan sa California. Hindi ko po alam, anong oras pa sa California, di ba? Dyan sa Maharilo natin. Meron tayo sa kabila. Tingnan mo ako anong oras doon sa Amerika. California? 12. O yun. Gabi. Magandang gabi po dyan sa California. Sa Vallejo, California. Ay, taga Sacramento. Sacramento ka, di ba? Ah, puro Pilipino ba sa Vallejo? Eh, meron ako isa rito. Taga Sacramento. Eto, si Wilson Dior Colon. Saan? Las Vegas? New York, 220. Hindi, Vallejo, California. Janela Ilutrisimo, Sonex Versace. Okay. Oh. Rubilin Santos, Evelyn Dira. Pakishare po yung ating YouTube live. Ah. Renier Alipala, Remio Antique, Long Live Brother. Long Live. Bukas isusuot ko yung aking ano, damit ng AKP pag nag-live ako bukas. At syempre, gusto kong pasalamatan yung kaibigan ko, si Bernard, yung may-ari ng World Balance. Talaga naman pong yan ay kasakasama ko sa mga optical mission namin sa Volunteers Against Poverty Foundation. Rolly Music and Vlog, Ramon Cabantog. Sir, dito po sa amin, sa 164 Road. O, di mamaya na yan. Mga pangalan nyo na muna. Tire-review namin yan. Helen Palcone, Maria Lee Blank, Lenny Wong, Pearl Master Vlog, Darwin Sunyiga. Ah, parang naalala ko si Hernandez Sunyiga. Carl and Me, Boy Gamer, D-In, lahat ng mga small vlogger, magyakapan na kayo dyan mamaya. Ayan, oh, preno, masyado mabilis, nakakahilo, sobrang hilong-hilo. Mariano Tumanlao, Grace Roque, Kirmi Andres, Love Wins TV, John Valenzona, Joms TV. Binabati ko po lahat ng ating mga OFW sa Riyadh, sa Jeddah, especially yung mga nanonood sa atin sa Hong Kong na talaga namang tumanggap sa ating challenge. At syempre, yung nasa United Kingdom, si Ma'am Ellie Iyaton, yung aking pinsan sa nasi Doktora Erlinda Ancheta. Mabuhay po kayo. Ah, yung mga subscriber natin sa Japan. Ah, yung mga tumanggap ng ating challenge dyan sa Japan. Mabuhay po kayo. At syempre, yung namigay ng gatas, yung kaibigan natin. Ah, si Rosemary Tan. Ayan, kasama yung kanyang boyfriend. Ha? Binabati ko yan. Actually po, meron po ako natanggap na request from Sarangani Province. At hindi ko po alam, hindi po ako nangangako. Ha? Pero kung ano po yung maitutulong ko, titingnan ko po kung ano po yung magagawa ko dyan sa Sarangani. Pero hindi po ako nangangako. Huwag niyo po sanang isama ng inyong loob. At sapagkat napakarami pong request, libo-libo pong request, alam niyo po lahat kayo gusto kong pagbigyan. Kaya nga po patuloy ko po chinachallenge yung kapag ka hindi ko na humaabot, ang ginagawa ko na lang, itatawag ako sa aking kaibigan na taga dyan sa inyo at i-challenge ko siya. Parang yung mga nag-request po sa Lambayong Sultan Kudarat, sa bayan ng Lambayong. Hindi ko alam kung paano ko maipaparating ang tulong ko sa bayan ng Lambayong. Hindi ko kaya, nag-iisa lamang ho ako. Hindi naman ho ako si Bill Gates. Eh kung si Bill Gates, pag tinulungan niya lahat ng Pilipino, baka siya mabankrupt din. Di ba? Kung si Bill Gates, tutulungan niya lahat ng Pilipino, lahat. Ba, mababankrupt yun.
Ay, ako hindi ho si Bill Gates, wala pa ho sa gabuhok ng kayamanan ni Bill Gates yung meron ako. Kita niyo po, eh, pinipilit ko lamang ho na talagang ibinubuhos ko na lahat ng aking hininga para dito makasurvive lang ho tayo lahat. Kaya ho, ang ginawa ko, i-challenge ko ho yung aking kaibigan na magiting dyan sa bayan ng Lambay, yung Sultan Kudarat. Ha? Si Don Ramon Engracia. Pangalan ho niya ay Don Ramon Engracia. Hindi ho siya Don. Siya ho'y ordinaryong mamamayan din lang. Pero ang pangalan niya talaga, Don Ramon. Yan, dalawa ho yung pangalan niya. Kaya pag tinawag siya, Don Ramon. yan ho, ay tinanggap niya yung challenge ko. Namigay ho ng daang-daang kabag. Yan, sa bayan ng Lambayong Sultan Kudarat. Don Ramon Engracia, mabuhay ka. Susuportahan kita hanggang dulo. Yan. Ha? Sana malampasan natin tong COVID na ito. Siyempre, Walang TV, Piso Vlog, FLM, The Rise of the King FLM, Long Live. Wow, nakakataba naman ang puso to. Huwag naman ganon. Tayo po'y tama na po yung tawagin akong isang mabuting Samaritano. Hindi ko po hinahangad na tawagin ako'y superhero. Huwag pong ganon. Tama na po yung isang mabuting Samaritano. Ayan na po. Yun lamang po. Ako lamang po, huwag po kayo sa akin magpasalamat. Kapag kayo po ay tumanggap ng tulong sa akin, huwag po kayo sa akin magpasalamat. Higit sa lahat, magpasalamat po kayo sa dakilang lumikha ng langit at lupa sapagkat ako lamang po ay ang kanyang tulay ng grasya para sa inyo. Ako po ay bridge of blessing lamang. Tulay lamang po ako. Lahat yan ay galing sa kanya. Ang dakilang lumikha po ay gumagalaw sa napakamisteryosong pamamaraan. Opo. Ang pamamaraan po ng ating dakilang may kapal ay napaka-misteryoso. Ngayon, ako po ang kanyang napili maging daan ngayon. Maging daan para gisingin yung kanyang mga mabubuting anak na mahimbing ang pagkakatulog para tulungan ang kanyang bayang Pilipinas. Ayun po yun. Opo. Napakapalad po natin. Meron po tayong mga magagaling na pinuno. Opo. Magmula po sa ating Pangulo, hanggang sa ating mga barangay kapitan. Kaya po, instead na magkukutak-kutak tayo dyan, tayo po na lang ay makiisa. Tulungan natin ang ating mamamayan, tulungan natin ang ating republika na makaahon dito sa kanyang kinasasadlakan. Paulit-ulit ko po sasabihin, hindi po ako magsasawang sabihin, that our government are facing the most incredible or most formidable battle the world has ever known. That is the pandemic. Yan po ay laban ng ating lipunan, ng ating gobyerno, ng ating sangkatauhan sa mga demonyo. Kaya po hindi po ako magsasawa, uulit-ulitin ko to, sinabi ni Mahatma Gandhi. And for the evil to go triumph is for those good men and women to do nothing. Dagdag na lang yung women. Ulitin ko ha? Ito po, sinabi po ito ni Mahatma Gandhi. And for the evil to go triumph, the only one thing, nag-iisa lang ho, the only one thing for the evil to go triumph is for those good men to do nothing. Kung ako po ang kinasangkapan ng ating dakilang may kapal, ng ating dakilang lumikha sa langit at lupa, para gisingin yung mga mabubuti niyang anak, na pinatulog ni Tanim ng mahimbing para tulungan ang kanyang nasa sadlak na bayan. Ako po'y malugod na tinatanggap ang isang tungkulin na maging dahilan upang magising ang mga natutulog na diwa ng mga bayaning Pilipino. Hanggang sa muli po, bago po magtapos ang aking vlog, tayo po'y mag-iisang oras na nag-uusap. Lahat po ng inyong mga komento ay babasahin ko. Wala po kaming itigira. Kung maaari lamang po, huwag po kayong maglagay ng inyong telepono na mga bilang ng inyong numero. Sapagkat inaiwasan po natin dito na kayo ay maloko ng mga taong mapagsamantala. Opo. Kaya po kung kayo po ay may request, tingnan nyo po kung tamang channel ang inyong pinanonood. Dahil kung hindi po tamang channel yan, hindi ko po yan mababasa. Kaya tignan nyo po, ang aking pong subscriber ay nasa 800,000 na. Maraming salamat po.
At tignan nyo pong mabuti kung kayo po ay nandun nga sa channel ko. Huwag nyo pong ilagay ang inyong telephone number, ilagay nyo lamang po ang inyong pangalan at address. At kami po, gagawin namin ang aming makakaya kung talaga pong kailangan-kailangan at mapapatunayan namang totoo po. At kami po itutulong, pero hindi po ganong kalakihan sapagkat napakarami ninyo. Ayun po, kung kayo po ay nasa tamang channel, mababasa po namin yan. Kung hindi po, hindi po namin mababasa yan. Kaya tignan nyo po kung nasa tamang channel kayo. Hanggang sa muli po, ako po'y nananawagan sa aking mga kaibigan, sa lahat ng mayayabat, sa kapwa ko mamumuhunan, malaki man o maliit, tulong-tulong po tayo. Tulungan natin ang ating gobyerno, ang ating republika, ang ating mamamayan, at ganun na rin po ang ating mga sarili. Sana po mapaglabanan natin ang pinagdadaanan nating epidemya. Hindi po natin alam kung kailan po ito matatapos. Kaya hanggat maaari po, tupadin po natin ang mga itinatalang batas at kapamaraanan ng ating gobyerno. Sapagkat po ang ating gobyerno ay ginagawa po nila ang lahat ng kanilang makakaya para po tayo ay matulungan. Kami po ay subsidiary lang. Kami po ay kami pong mga pribadong individual na mga nagmamalasakit sa inyo. Huwag niyo pong sayangin ang aming mga hirap. Alam niyo po, kami po ay hirap na hirap na. Ako po ay nahihirapan ng sobra. Pero tinitiis po namin at patuloy namin pinaglalabanan, mapaglingkuran lamang kayo. Kaya ang pakiusap po namin, stay at home. Huwag na kayong magpahawa kasi baka mas lalo hong lumala ay wala hong, baliwala ho itong aming paghihirap. Kami po ay hirap ng hirap. Iniisip namin ang lahat ng kapamaraanan para kayo matulungan. Kayo na may tigas ng ulo, ay wala hong mangyayari sa atin yan. Kaya kung kayo ho ay naaawari sa aming mga nahihirapan para sa inyo, ay sundin ho natin ang mga patakaran at alituntunin na itinala ng ating lipunan para sa ating mamamayan. Ulitin ko po, tayo'y hanap ng pagbabago sa ating gobyerno. Pwede ho ba akong magtanong sa inyo? Tayong malayang mamamayan, sa tingin nyo sa ating mga sarili, tayo ho ba ay nagbago na? Yun lamang po ang gusto ko itanong sa inyo. Hanap ho tayo ng hanap ng pagbabago sa gobyerno. Ang tanong ko ho, tayo bang malayang mamamayan? Tayo ho ba ay nagbago na? Ayan. So ang ibig ko po sabihin, imbis sana nataktakan natin, dalakan natin ang talakan ng ating lipunan, ng ating gobyerno, bakit for God's sake ngayong meron lang epidemya, magkaisa tayo. Tumulong tayo. At pagkatapos, at pag tayo nakaahon na dito sa ating kinasasadlakang kahirapan, eh di bakbakan na ulit tayo. At least nakaraos tayo dito sa madugong labanan. Kasi buhay po ng lipunan, buhay ng mamamayan, buhay nating lahat, buong mundo nagdurusan. Tama ho ba? O baka naman may babatikos pa ho sa atin dyan. Aba, mahiya ka na sa sarili mo. Ha? Baka naman may tatalak pa sa atin dyan. Aba, tingnan mo muna yung sarili mo, mahiya ka muna, pikit ka muna, mag-isip ka muna, tanungin mo yung sarili mo. Ako ba ay may naitulong na? Ay pag sa sarili mo, sinagot ka ng konsensya mo, wala pa. Ay tahiin mo muna yung face mask at saka mo itapal sa bibig mo. Tama ho? So you know, tanawagan ko hanggang sa muli po. Mag-message po kayo rito, i-review po namin yan at gagawin po namin yung aming makakaya para kami makatulong. Hanggang sa muli, ako ulit tananawagan sa ating mga kababayan na kung maaari po ay sundin po natin lahat ng alituntunin at patas na ipinatutupad ng ating gobyerno para po tayo ay gumaling na. At ang gobyerno po ay ginagawa niya lahat ng kanyang makakaya para tayo ay matulungan. Alam namin hirap ang gobyerno, kaya po namin ito ginagawa bilang pribadong mamamayan na may pagmamahal sa kanyang bayan at mga kababayan, bilang pribadong mamamayan na may pagmamahal sa kanyang lupang sinilangan. Hinihikayat ko kayo. Ha? Sa ngalan ng may kapal, sa ngalan ng dakilang lumikha, lumabas kayo, tulungan natin ang ating mga mamamayan na ihahon dito sa ating kinasasadlakang epidemya. Ha? Yun lamang po. Abangan nyo yung susunod kong challenge. Mabuhay po kayo lahat. Maraming maraming salamat po at magandang hapon sa